Yo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Banat Kabayan TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Banat Kabayan TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapagsubscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Banat Kabayan TV. At syempre huwag nyo rin po sana kalimutan na magsubscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapagsubscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kabayan TV. At bibigyan natin ang reaksyon. Pasok! Yung GMA7 at saka yung Tape Incorporated, eh, gumamit na lang ng ibang title at ibang content ng programa yan, baka pumutok pa. Baka hindi pa naging controversial. Para bang, sige, nag-resign kayo. O di sige, ito, mayroong kapalit, ibang show, ibang title, ibang content. Palagi ko, tatanggapin ang tao yun. Tama. Eh ngayon kasi, hindi ang nangyari. Pag-alis ng Tito Vic and Joey at original na It Bulaga, aba nang may nag-take over, tapos ginamit nila yung content at saka yung It Bulaga. O hindi pumutok kasi yung original at mga followers ng Tito Vic and Joey, hindi talaga papayag, hindi talaga manonood yun. Inaabangan yung pagbalbalik. At syempre, itong original, gagamitin nila dahil ang paniniwala nga ni Joey Tilion. Akin yan, ako yan nakaisip ng It Bulaga eh. Diba? Isa batas kung sino na nakaisip, sino gumawa, yun ang may-ari. Diba? Hanggat hindi niya pinibigay, hanggat hindi niya binibitawan yung kanyang idea niyan. Walang ibang may-ari niya kung hindi yung tunay na nag-compose o nakaisip noon. Isi Joey Dilio. Diba? Although baka mabort sa korte yung isip niya, pero mahirap. Nahirapan dyan ang mga resos. As June 15, so eksakto palang 15 days na matapos na magpaalam ang Tito Vic and Joey sa Tape Incorporated na pag-aari ng mga Jalosjos after ilang bantao sila magkasama, 44 years ba? Anyway, at ito kaya gusto kong pag-usapan ganito sa mga nangyayari. Kasi po, malapit na nga magsimula ang Tito Vic and Joey original na It Bulaga sa TV5. Yes. At yun ang kanilang gagamitin talaga. Ilang beses na sila nag-live sa mga meeting-meeting nila, It Bulaga sinisigaw, so yun ang original. So, kaya tinutumog ng tao kasi original yon. Ngayon, ang aking pong observation, after 2 weeks na mag-take over ang GMA7 at yung kanilang mga talent na mga bata at ginamit yung It Bulaga, waipit eh. Kung yung mapapansin, kakunti ang nanonood sa kanila. Di ba? Tama. Napapansin nga natin yan, nakukunti na lang ang nanonood ngayon dun sa It Bulaga, dun sa bago. So, yung sinabi nga ni Sir Mike, na kung hindi nalang ginamit yung pangalan na yon, is wala sanang problema na nangyari. No? Kahit naman kasi pilit nilang ipaglaban yung pangalan na yon, pero yung gumawa ng pangalan yon, eh wala na dun. Wala na ring saisa yon, wala na ring buhay yon. Diba? Parang ginawa nila, kaysa mag-isip pa sila ng pangalan, ganto-ganto ganyan, eh di doon na tayo sa It Bulaga. Diba? Total, may pangalan na ang It Bulaga, sikat na ang It Bulaga, kilala na ng mga tao yung It Bulaga, kahit wala na yung Tito Vic and Joey, sigurado yung mga bagong isasalpak natin diyan susuportahan. Yun po ang naging pagkakamali ninyo, no? Na buong akala nyo It Bulaga, imbis na porket ganyan ang pangalan, eh susuportahan na agad ng mga tao. Hindi po. Dahil yan, uulitin ko, yung It Bulaga ay binuhay lamang ng tatlong trio na yan, no? Ang Tito Vic and Joey, no? Dahil kung wala sila, wala rin yung It Bulaga. At kahit sino ang maging host ng It Bulaga na yan, noon, nung sinimulan niyang It Bulaga na yan, kung hindi magiging successful ang pagpapatakbo at pagbibigay saya nila sa mga tao, wala ring saysay ang pangalan ng It Bulaga. Diba? Kaso nga lang, nagtagumpay ang Tito Vic and Joey sa pagdadala ng pangalang It Bulaga, kaya yan ay nakilala. So, ang buong akala nyo na pag nawala ang TBJ sa It Bulaga, eh susuportahan pa rin ng mga tao. Hindi po ang mismong It Bulaga ang sinuportahan ng mga tao. Kundi po yung mga tao kung sino-sino dyan ang gumaganap sa It Bulaga, no? At nagpapasaya sa kanila. Dahil ang pangalang It Bulaga, hindi po nakakapagpasaya ng tao yan. Ang nakakapagpasaya po ng tao dyan, yung mismong laman yan. Kung sino-sino yung mga nandiyadyaan na kumakatawan dyan sa It Bulaga. Pangalan lang kasi yung It Bulaga. Marami talagang umalis
na original na followers dun sa noon times yun na yan. Ako, ang tingin ko rito, huwag naman kayo magagalit, sarili ko lang itong observation. Suggestion siguro. Alam nyo kung opinion, kung yung GMA7 at saka yung Tape Incorporated, gumamit na lang ng ibang title. No. At ibang content. Wala sanang problema. Programang yan, baka pumutok pa. Baka hindi pa naging controversial. Para bang, sige, nag-resign kayo. O di sige, ito, meron kong kapalit, ibang show, ibang title, ibang content. Palagi ko, tatanggapin ang tao yun. Maaari. Kasi, hindi. Ang nangyari, pag-alis ng Tito Vic and Joey at original na at Bulaga, aban nang may nag-take over, tapos, ginamit nila yung content at saka yung Itbulaga. O hindi pumutok kasi yung original at mga followers ng Tito Vic and Joey hindi talaga papayag, hindi talaga manonood yun. Inaabangan yung pagbalbalik. At syempre, itong original, gagamitin nila dahil ang paniniwala nga ni Joey Tilion. Akin yan, ako yan nakaisip ng Itbulaga. Diba? Isa batas kung sino nang nakaisip, sino gumawa, yun ang may-ari. Diba? Hanggat hindi niya pinibigay, hanggat hindi niya binibitawan yung kanyang idea niyan. Walang ibang may-ari niya kung hindi yung tunay na nag-compose or nakaisip noon. Isi Joey Tilion. Diba? Although baka mabulat sa korte yung isip niya, pero mahirap. Mahirapan dyan ang mga alusos. Kasi hindi naman sila ang nakaisip ng Itbulaga. Hindi naman sila may idea noon. Sila lang ay naging producer nung Itbulaga, Tito Vic and Joey. Ah, diba? Yun yung mabigat. Kaya, ako naniniwala ako, yun ang gagamitin nila kasi may mga balita, baka daw mag-iba ng title ng Tito Vic and Joey sa kailang pagbabalik. Sa television, hindi. Kasi doon sa dalawang beses na nag-live, kahapon niya, di ba binigit sa inyo? Ang sigaw ng kailang mga ng mga tao nila, ng kailang mga samahan, Itbulaga, di ba? Sabi nga ni Joey, si Joey talaga magaling pumitik eh. Kasi sabi ni Ryan Agoncillo, ano, tama? O, live tayo. Sabi ni Joey, live ba yan? Ah, gusto ko live, ayaw ko ng tape. Lalo na yan, pag lumabas na yung original The Barkads, no? Sa TV5. Sigurado, alam naman natin, kilala naman natin si Sir Joey De Leon kung paano talaga magpahaging talaga. Nako, eh, di yari dyan, sigurado. Araw-araw yan, malamang. Diba? Sana wala nang issue eh kung hindi na lang nila kinuha yung Itbulaga. Sana iba na lang nila yung pangalan. Kasi kahit sino pa yung isalpak nila diyan, nandiyan si Yorme Isko, no? Kahit sino pa ang ilagay nilang host diyan, no? Hindi pa rin kasi mawawala sa isip ng tao yung nakatatak diyan na talagang tunay na kasama diyan, yung tunay na bumuo niyang Itbulaga. Diba, katulad nga nung sinabi ko dati na may nagpa-premyo sila Yorme, ang pinasalamatan nung binigyan nila ng premyo eh ang TVJ, 'di ba? Yun. Kumbaga nakatatak 'yan sa tao eh, no? Yung Itbulaga kasi niyan, sinuportahan, yes, yung pangalan, pero mas sinuportahan diyan yung laman niyan. Hindi mismo yung pangalan na 'yan. Dinala lang ng TVJ ang pangalan na 'yan. Kaya pasalamat kayo, 'yan yung mga nasa tape na kumikita kayo. Hindi dahil sa Itbulaga. Kumikita kayo dahil sa Tito Vic and Joey. Diba? Kasi kung yung kahit sino ang ilagay nyo dyan, gaya nyan, diba? Nagbago na kayo ng host. Iba-iba na ang mga tao dyan. O, naiaakyat ba nila yung kita na inaakyat ng TVJ noon nung nandiyan sila sa Itbulaga? Diba? Kaya yung TV5, hindi magdadalawang isip na kunin ng TVJ. Kasi kung negosyante ang isip mo, na alam mong kikita ka, malakas sa GMA7 ng ano eh, TBJ eh. No? Itbulaga nun. Siyempre, yun ang pumasok nun sa isip niya na, oh, alam natin, susuportahan ng tao to. Kasi, yun ang utak talaga. No? Nandiyan ang pangalan sa GMA7, pero yung laman ng pangalan na yun, nandun sa TV5. Diba? Oh. Grabe yung pitik, di ba? Live tayo, sige, okay yan, live yan ha, hindi tape, sabi niya, Joey De Leon, mga ganun. So, malalim na yung sugat niyan, hindi na magkakasundo yan. Alam nyo, maka ito nabanggit ko na rin sa mga nakaraang video natin, pero banggitin ko ulit, at para lang maalala nyo. Ang mga viewers, ang mga tumatangkilig, at mga sponsor, yan po ang importante sa television show. Kahit na gaano kasikat, kahit sino ka pa, kung wala kang followers, walang nanonood sa'yo, ay wala kang advertisement. Di ba ganun?
Yung advertisement, nakaabang lang yan kung pormisan bigos rating dami ng viewers. Ay nakuha ng Tito Bit Enjoy yung market talaga Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi ko naman nila lahat. No. Luzon, Visayas, Mindanao. May nanonood ng Kit Bulaga. Eh, 44 years pa naman. So yung kanilang mga supporters, followers, noong araw na kahit wala pang social media, nandyan, hanggang ngayon nandyan pa. Ngayon lumabas itong napakalakas na social media. Wala pang social media, sinusuporta na Kit Bulaga. Sa social media ng Kit Bulaga. Yun ang matindi, kaya nag-double, triple yung kanilang followers. Nahawakan, nakumbinsi, na alagaan ng Tito Bit Enjoy ang merkado. Ano ba merkado? Taong bayan. Yun ang market. Yun ang audience. Kaya yung mga advertisement nag-aagawan sa siyo kasi yes, alam nilang napakalakas sa tao. Business yan eh. Yun ang mahirap agawin sa kanila. Mahirap matalo. Tama. Eh doon nga sa ilang araw na naglalive sila sa social media, hindi pa nga nakapront dyan si Tito Bit Enjoy, parang patikik-patik lang, pero napakita kumakain, nagkukwentuhan. Hindi pa actual siya yan. Dami na nanonood. Pero paano kaya pagka nagsimula na sila na talaga yung, sila na yung mag-handle lang siya na katulad ng kailang ginawa. Papasok pa lang yan, dinudumog na. At ang mga tao nag-aabang, hanggang ngayon marami na nag-aabang. Yun naman bigla. Kaya inuulit ko yung sinabi ko kanina, suggest lang kung ayaw naman nyo, walang magagawa, idea lang ito. Palagay ko yung Channel 7 at saka Tate, gumamit na lang kayo ng ibang pangalan. Lagi ko kukutok pa. Eh, bahala kayo kung anong gusto nyo. Huwag lang Kit Bulaga. Kasi yung Kit Bulaga, pag-aari na yan, hindi lang, alam mo yung Kit Bulaga, hindi lang yan, Tito Bit Enjoy yung may-ari. Yung kanilang mga followers. Tama. Kasi kasama nila sa panangalian yung Kit Bulaga. Yes. So yung market, yung viewers, yun ang may-ari ng Kit Bulaga. Kala nila pag pinangalan nilang Kit Bulaga is boom pa rin. No, hindi nila naiisip 'yon. Yung talagang laman niyan ang nagbibigay ng saya sa lahat ng mga tao. Pero sana no, pag sa TV5 ibalik uli yung one for all. Medyo mo mayroong one for all, wala na. Sana ibalik uli yung one for all for one kasi nakakatawa talaga 'yon si Jose at si Wally, no. Doon talaga ako nanonood, nakatutok sa one for all for saka yung Bulaga. Ang daming nakakatawa sa kanila. Kasama yung Tito Bit Enjoy. Paano mo ngayon aagawin sa kanila 'yon? Kaya nakita mo yung sunong GME7, sino ba yan? Si Yoromi ng Maynila, dating mayor. O nag-interview ng driver. O ano, sino ba pinasalamatan? Ayan yan. Hindi naman Tate, hindi naman GME7, hindi naman si Moreno ang pinasalamatan. Sino pinasalamatan? Matapos bigyan ng pera. Ay, salamat, Bossing Beat. Tito Bit Enjoy, salamat. Naloko na. Parang hinubaran si mayor. Mayroon si mayor, umabiyo na lang. Ay, oo, hindi naman talaga na yun. Hindi natin makalimutan yun. Gumano na lang siya. Pero ang sakit nun. Ibang programa, tapos biglang pasasalamatan, ibang tao. Ay, kasi yun ang identity ng Tito Bit Enjoy. Oo, oh, yun ang sinasabi natin. Binigyan na yung mayor ng pera, ni Yorme, ng pera yung tao. O, anong magpasalamat, pasalamatan, Tito Bit Enjoy. Ang sakit na, di ba? Eh, kung binago nyo yung, yun ang dahilan kung bakit ko na-ayon naging topic ngayon. No? Kung binago nyo yung title ng program nyo, tsaka content nyo, eh, ang pasasalamatan, ikaw, kayo. Hindi yung Tito Bit Enjoy. Eh, hindi nyo binago. Kinopya nyo eh. Oro sabi nyo, yan ang original. Eh, may debate nga dyan. Ang original, Tito Bit Enjoy at yung kanyang mga supporters at followers nationwide, worldwide. Yes. Hindi lang yan yung masasalubong pa nila pag namimigay sila ng premyo. Mayroon pang mga madudulas at madudulas dyan. Baka yung ibang asadyain pa eh, no? Inturuan yung mga viewers. Oh, dito kayo manood. Huwag kayong sumama dyan. Ay, naku, hindi. Exclusive po na karapatan ng viewers kung saan siya maniniwala. Yes. Tandaan nyo yan. Yan ang business, yan ang kanila. Ang negosyante susuporta yan. Ang negosyante, advertising company, susuporta doon sa maraming followers. Hindi yan sasama doon sa kakaunti kasi negosyo yan. Eh. Nag-advertisement, di ba? So, matindi. So, kayo magalit. Nasa inyo yan. Sangayon ba kayo? Magpalit na lang sila ng pangalan ng programa at saka ako, content. Sangayon ako. Palagay ko, kakagating pa ng tao siguro. Hindi ko sinasabing patok yan. Pero na magiging 100%. Pero ay ko paano, baka mag-iiba. Pero kung gagayahin nyo, tapos sa pagsisimula ng Tito Bit Enjoy at ng kailang tropa next sa first week ng June, ng July, kasi malapit na, tinapos na lang yung, natapos na lang yung studio. Pag nagsimula sila, Kit Bulaga ang kailang gagamitin, nako! Eh kahit na pag sinabayan pa kayo, balita ko kayo, mukhang sasabay. Di ba may report na, sabi ni Tito Soto, kahit doon ang oras, okay sa kanila. Ngayon may balita na sila gagawing alas 12. Nako. At yung showtime igagawing alas 12. Eh, pag nangyari yun, kasabay kayo, ay sa kayo kukulutin yan. Dumadagundong ang TV5. Ayun, natating natong hayaan ang video na nagbula kay Banat Kabayan TV. At syempre, natong hayaan din natin si Sir Mike Credits po. At sa siya'y nagbigay ng opinion tungkol dito. Talagang susubaybayan talaga ng tao yan. Ang Tito Bit Enjoy. Ay sana ibahin na lang ng tape yung pangalan ng programa nila sa GMA7. At ibigay na lang nila yung Kit Bulaga sa TBJ. Kasi malaki na
ang naging contribution ng TBJ sa inyo. Diba, sa tape, malaki na ang naiabot niya sa inyo, na ibigay sa inyo. Siguro yung pangalan na lang ang hinihingi nila. Diba? Ibigay nyo na lang. At ibahin nyo na rin yung pangalan ng programa nyo para hindi napapahiya yung mga host nyo. Kasi kawawa din yung mga host nyo na nagtatrabaho lang din naman. Diba? Sila tong nagsasuffer dahil sa mga ganyang pangyayari. Kayo mga katunay na masasabi nyo tungkol dito. So once again, I'm BT and I'm out. Peace!